So ayan guys, nandito ngayon tayo sa Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Napakarami po nilang motor dito. Mapa Honda, Yamaha, Suzuki, at Kawasaki mga idol. Ito tayo dito ang Honda CB150X. Marami po kasi nagpapa-inquire sa akin nito. Adventure touring bike ng Honda. So alamin natin yung spotcast nito, installment update, tapos quick review natin mga idol. So dito muna tayo sa engine specs nito. Ang displacement po nito mga idol ay 149cc to be exact. Engine type naman po nito ay 4-stroke, 4-valve, naka-dual overhead cam. And then yung cooling system po nito ay liquid cooled. Overall dimension nito, length, width, and height. So may taas po ito na 2031mm. May lapad naman po ito na 796. And then may taas naman po itong 1,309mm mga idol. So tumitimbang po ito ng 140kg. Seat height naman po nito, 817mm. Ground clearance naman po nito mga idol ay 181mm. Pagdating naman po sa fuel tank nito, capacity, 12 liters po yung kasyang-kasya dito. Max power nito, meron po itong 11.5 kW at 9,000 RPM. Maximum torque naman po nito ay meron po itong 13.8 Nm at 7,000 RPM. So maganda po dito mga idol kasi naka 6-speed na rin po ito. So ito po yung windshield niya mga idol, naka-clear po siya. So yan, napaka-aggressive ng design niya mga idol. Adventure touring bike yung datingan, napaka-brusko ng dito banda oh. Yan o, napakaganda talaga, napakatulis ng datingan niya. Sa headlight na ito, naka-LED na po ito mga idol. Wala ka na makikita ditong halogen bulb. Kahit yung signal light na ito, naka-LED na rin po mga idol. Parang sa Honda Click. Ayan o, napakaganda. Ito yung duck fender niya, napakatindi. Sobrang kapal din ng mga plastic niya. Isa pa sa napakaganda sa motor na to, itong front shock niya. Naka-fully inverted na po siya. Made by Showa pa rin mga idol. Ayan o. So ito naman po yung front fender niya, napakalapad, tapos napakaganda ng design. Makapal din po sa mga idol. And pagdating naman po sa braking system niya dito sa harapan, naka dual path piston caliper po sa hydraulic disc brake. So ito po yung design ng disc niya, AB na rin po yung design niya. Pagdating naman po sa size ng gulong niya dito sa harapan ay 100 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mags niya. Napakalaki po ng gulong niya. Brand naman nito, IRC. Napakaganda po ng design ng gulong niya. Itong side cover niya mga idol, napakabrusko po. So, ang kulay po pala nito ay red and silver. And then may halo po siyang matte black. Dito naman nakalagay yung CB150X Honda na sticker. Napakabrusko po ng datingan niya dito. Adventure touring bike. Nilalagyan pa po ito nila ng rust guard. So ito naman po yung radiator niya. Naka liquid cooled na po ito. Ganda nito, mayroon na po siyang engine guard mga idol. Napakakapal ng plastic oh. So dumako naman po tayo sa tail light at brake light na ito. Mapapansin nyo po mga idol pag naka side siya, patulis na po siya mga idol. Ang ganda ng design niya. Naka-LED na po ito lahat, mapa signal light and then tail light at brake light niya. Naka-LED na po yan. Ganyan po yung design niya. Napakalupit po. Patulis po talaga. So ito naman yung lagayan natin ng plate. Meron din po sa ditong reflectorize. Ang size naman po ng gulong niya dito sa likod ay 130 by 70. And then 17 inches po yung laki ng mags niya. Sa braking system naman po nito sa likod, naka-hydraulic disc brake, naka-single path piston caliper po siya. Disc niya, Weeby rin po mga idol. Ang size naman po ng sprocket nito sa likod ay 46 teeth. Sa engine sprocket naman ay 15 teeth mga idol. Pagdating naman po sa suspension nito sa likod, naka-monoshock na po ito. Naka-ProLink monoshock. So napakatindi po niyan. So ito naman po yung muffler niya. Pagdating naman sa muffler niya, meron po siyang heat guard dito na steel. Bakal po siya mga idol. Ganda ng design niya dito. Parang sa Supra GTR. 6-speed, dual overhead cam. Ito naman po tayo sa handlebar niya. Ito po ay naka-naked. Wow. Adventure touring bike talaga siya. So ang taas din ng windshield niya mga idol. So pagdating naman dito sa left side, nandito po yung meron po siyang passing light mga idol. Ito yung passing light niya. High beam, low beam, horn, at turn signal light. Dito naman po sa right side, nandito po yung
electric start. So electric start na lang po yung naiwan dito. Wala rin po siyang switch ng ilaw. Wala rin po siyang hazard. Wala rin po pala itong kickstart. Ayan o, wala po siyang kickstarter, mga idol. Pagdating naman po sa instrument panel gauge na ito, naka fully digital na po siya. Napaka-detalyado rin po niyan, mga idol. Ayan o, dito naman yung logo ng Honda. At yung ignition niya dito po sa bandang ano, ilalim. So ito naman po yung fuel tank niya, mga idol. Nabalutan po sa ng makapal na plastic. Maganda yung design niya. Ang fuel tank capacity po nito, 12 liters na po ito, mga idol. Pagdating sa upuan niya, mga idol, napakalambot. Medyo magaspang din po siya. So ayan, dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Dito pa rin tayo naging Quercades, Duwixam Incorporated. CB150X, Spotcast, 172,500 pesos. So ito na po yung Spotcast nila, 172,500 pesos. Para dito sa Honda CB150X. So dumako naman po tayo sa installment update nila dito. Minimum down payment, 25,000. Minimum down payment po nila dito ay 25,000. Sa 1 year naman po nito na installment ay 15,275. Sa 2 years naman po nito ay 9,045 pesos. Sa 3 years naman po nito ay 6,969. Kung maaga po tayo magbayad, rebates yan ng 200 pesos. Nagpa-compute din tayo ng 40,000 na down payment. 40,000 na down payment, ang 1 year na lang po nito ay 13,762. Sa 2 years naman po nito ay 8,158. Sa 3 years naman po nito ay 6,290 pesos. Rebates pa po yan ng 200 pesos kung maga po tayo magbayad. Nagpa-compute din pala tayo ng 50,000 na down payment. So sa 50,000 na down payment, ang 1 year na lang po nito ay 12,754. Sa 2 years, 7,566. Sa 3 years naman po ay 5,837. Sa 60,000 na down payment naman, ang 1 year na lang po nito ay 11,745. Sa 2 years, 6,975. Sa 3 years naman po ay 5,384. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So sa mga freebies po nila dito sa DES, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, and 3 years LTO registration. Para po sa mga bagong kuha ng motor. Sa mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha nitong motor, visit lang po kayo dito sa DES, Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So disclaimer lang po, mga idol, hindi po tayo empleyado dito. Hindi po tayo nagpapabayad at for content lang po ito sa ating channel. Bakit nga po Honda CB150X ang kukunin nating motor? Unang-una po kasi dyan yung tindig nito. Maganda po sa motor na to, naka-LED na po yung lahat ng ilaw niya, mapa signal light, tail light, tsaka brake light, naka-LED na po lahat. Napakaganda ng front suspension na ito, naka fully inverted na po ito. Para sa malayong biyahe, liquid cooled, 150cc na makina, naka fully digital instrument panel gauge, 12 liters capacity ng fuel tank niya. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. So ayan, hanggang dito lang po muna tayo, Chris Ride Moto Vlog. Ride safe po tayo palagi and God bless you all.